Hello guys, for this for today's video, ipapakita ko lang yung mga alaga kong manok. So dito, ipapakita ko sa inyo ito yung mga Rhode Island Red saka Hobart. Yan, mga babae yan. Tapos yung rooster, medyo malaki na siya. Yan. Ito 9 months. Saka ito yung babae din. Ito yung hens din na nangingitlog na. Pero ngayong araw na to, hindi siya nangingitlog. Tapos ito yung mga mix of Rhode Island Red at saka Hobart. Pinagsama ko rito kasi para pa maano na mabreeding yan. Ayan ang mga babae yan. So video sinisipon kasi umulan kagabi, buong gabi. Ayan. So dito naman sa kabila, ito yung mga lalaki dito. Mga ano to, mga lalaki. So sinisiparate ko kasi yan, pwede ito itong pang-ulam. Hindi naman to may ano ito. Mayroon din akong lalaki na medyo malaki na siya. Ito yan. Nasa mga 7 months na rin yan. 7 to 8 months. Yan din mga lalaki din yan. So pwedeng pang-ulam to. So, may sipon din. Ayan. Tapos may mga ano rin ako dito, mga 2 months old. Ito yung native tsaka mix na rin ng basilan. May mga tanim tayo ng gunte, sili, mates. Ay, nakalabas to. Yung pagka nakalabas. Tuka, dito ka. Pagka nakalabas. Nakalabas. Doon pala, siguro. Labas. Ito yung mga native na pinalabas ko kasi medyo basa ng konti. So, umulan kagabi. Stop. So, yung kulungan nila, diba may tatabasin natin dito. Nag-check-in na dito. Yung iba nakalabas, walang kung saan dumaan, baka dito. Ito yung mga friendly. Ito yung mga Rhode Island ko na magti 3 months na rin. Ayan. 3 months. Saka may isang basilan dyan na native basilan. Ilagay ko dyan kasi laging lumalabas. Nakalabas dito sa net ko. Ito yan. Hindi sila lumalapit ngayon kasi hindi tayo nagpapakain. Yan po sila. Yan. Kaya hindi ako, wala akong pagpakain dito. Hindi ako nagdala ng pagkain. Ayan, may mga chicks dito. Sinisiparate natin dito. Magagalit. Mata yung ano. Ay, nako. May bagong sisiw. Sayang. Yun o. Rhode Island Red pa naman yan.
ayaw. Ganyan talaga. Yung iba lumalabas eh. Mga malaliit lumalabas. Meron din tayo dito. Mga sisil, anin, suli, nilagay ko dyan, bali, sampo. Oo, nakalabas yung ano, nakalabas yung apat. Nalusutan, nalutusan yung ano, nalusutan yung feeds ko. Anyway, dito lang naman sila sa ground ko. Saka meron din dito. Pinalabas ko na yung ina nila. Para mang itlog na rin. So, yung secret ko guys, para dumami, madaling dumami yung mga chicken nyo, bigyan nyo ng maraming ano, yung kahit lugan. So, ito. Tingnan natin kung maitlog ba. Ito. Ito. Ayun, chichikin din. Saya sa amin, tawag ito, naglumlum. Hello, meron din. Meron din. Tapos, dito. Ayun natin distorbohin sila. Meron dito. Ito'y pick. Bago. Bago dyan. Tapos, maraming itlog. Maraming. Maraming itlog. Baka ano na ito. Iba't ibang at iba ng mga hens ang naging itlog dyan. Ito, medyo galit. Yun po yung sikreto ko na kahit 3 months pa yung farm ko, mini farm ko, medyo marami na. Marami na tayong mga marami na tayong mga chicken. At ito'y nakakatulong na rin sa amin kasi dito medyo mahal yung isda. Yung pangpalit ko pangpalit ko ng kinakain namin. Kasi alam mo yung kinakain mo na walang mga boxing. Saka native, masarap yung meat talaga dito. So, isang mga almost 1 kilo. Saka yung roaster natin. And at least ano sila, nakapag-gala. Hello. Nasunod sa akin. Ito mga friendly kasi ito sila eh. Pakilala kayo, pakilala kayo. Anong mga pangalan nyo? O ikaw? So ito. So, mga friendly ito. Ito yung mga nakalabas. Yung nakalabas na siya.
tulungan. At lumabas kayo. Ha? Wala bang pagkain doon? Nagugutom ba kayo? Ilan to? 1, 2, 3, 4. Itong ano, mali magkapatid to. Grupo to sila. Mali siyam. Gutom na. Sayang yung chiki na ano. Guys, meron din akong tanim na calamansi. Dito sa loob ng farm. Na mini farm natin. Ayan. Kasi yung chicken manure, yung ginawang kong fertilizer dito. Kaya mataba siya. At kung titingnan nyo, green na green, yung matintab na green yung abunga nila. Look at that. Ito meron din. Meron din. Maraming bunga, no? Ito sumunod na sagot sa akin, ito nagugutom na ata. Yung mga chicken natin. At meron akong tubig palagi dito. Malinis na tubig kasi pinalitan ko yung cup everyday or dalawang bisis papalitan ko yung ano tubig nila. Ayun na nila. Tsaka before kasi last year ano to eh garden to namin dito kung sisimula yung pandemic. Kaya mayroon tayong tanim na meron tayong talong. So, of course, meron din tayong luya o ginger. Yan po yung mga tanim natin before. Meron din tayo mga pampalaya. Yun po guys. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pag-alaga ng mga manok, especially native chicken, hindi kayo mag-comment sa akin at baka makatulong tayo ng konti. Hindi ako masyadong expert pero bis na rin sa ating karanasan sa pag-alaga, hindi tayo makatulong. Maganda sa native guys kasi hindi siya masyadong alagain, hindi siya magastos in terms sa medicine. At sinisipon minsan nawawala lang din siya. Hindi kagaya sa mga British chicken, yung mga Rhode Island Red Harvard na talagang pag nagkasakit, bibili ka talaga ng ano, gamot. Yun po. So yan, sunod pa rin to. Yung mga siyam. Yun yun guys. Yan, lumalapit sila. At hindi pa hindi ito magdala ng pagkain. Yung nasa gilid na sila, ready to eat na sila. Mamaya, kapakainin ko to. Ikaw, ha? Lumabas ka. Yung nasa gilid lang sila. Ready, nagugutom. Yung ito, lumalabas. Mga pwindle na sila. So yun po guys, by the way, pag nagustuhan niyo itong video na to tungkol sa pag-alaga ng native chicken, please subscribe my YouTube channel, Dinis Carias TV, at mag-ano na rin kayo, click nyo rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko, okay? Okay. So, kita-kita guys. Thank you so much and God bless us. Bye.